taon ito, mga kabusi. Nandito tayo ngayon sa isang factory na kung saan dito po ginagawa yung mga kaserola na kung tawagin ay buntis, no? Parang style palayok. So ngayon, nakikita niyo po sa akin ito ran, yung mga makina na yan, yan po ang ginagamit sa paggawa ng kaserola. Ayan, ayan. Ang tawag po dyan ay isang hydraulic press. Ayan mga yan, yan. Ito naman ang tinatawag na power press. Ayan. Pero bago yan. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag po makalimot, paki-like naman. At subscribe. And pakisinyot na rin po ng bell button para pag meron akong bagong video, manonotify po kayo sa aking mga bagong video. Tara, samahan niyo po ako. Po. Mayroon po tayong limang kaserola na nandito ngayon sa aking harapan. Ano po? Isang malaki na tinatawag na number 18. Number 20, 18, 16, 14 at saka number 12. Ayan. Mula sa pinakamaliit ay sumunod sa pinakamalaki. Pare-parehas po ang tsura nila pero iba-iba ang laki. Ano? Iba-iba ang laki pero iisa lang ang operation ko nito. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito ginagawa. Papakita ko po sa inyo kung paano ginagawa, ano? Kung paano ginagawa yung katawan at saka yung handle niya, kung paano ginagawa. Kasi sabi nila ito daw ay plastic. Ngayon patutunayan ko po sa inyo na ito ay hindi plastic. Ano? Tapos yung cover niya, papakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagawa. Kasi may sikreto na tingnan mo. Sa ibang kaserola kasi yung linalagay nila ditong hawakan parang knobs lang, ano, pag uminit na may tendency na rumurupok, nasisira. So ito naka-fix na po yan. Ayan. Pero ang tanong, kung talagang may moldy itong ganito, no? So hindi na nila yan mabubunot kapag ginagawa. Kaya ito yung sikreto ko na ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa itong ulo. Ganon din itong buntis na to. Ano? Mamaya ipakita ko. Pero ngayon, sa ngayon, naka-break time sila, naka-break time. Kaya wala pa silang, walang operation ngayon. So maghihintay tayo hanggang alauna. Ano ho? So ngayon, ang naka-ready ngayon na operation, yung pinaka-handle niya. Yan. Ito ang pupuntahan natin para makita natin kung paano ginagawa. Okay. Samahan niyo po ako ulit. Okay, nandito na tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon sa isang paggawaan ng handle ng kaserola. Ano? Tara. Dapat umpisahan natin sa ano, kumari magpuputol ako ng rod. Tapos ibe-bending ko. Eh, tika. Gusto lang na makita ito kung paano ginagawa. Kaya na ba? Ayan. Hindi na, mag-umpisa sa ano.
kung paano saan galing ito. Puputol ako kahit isa lang. Okay. Medyo mo. Putol ka muna ng ano, kung paano ginawa. Yan, ito po yung ginagamit nilang handle ano. Ngayon para malaman natin kung paano ito ginagawa at kinakapitan ng Bikilite. Ano? Hintayin lang natin siya kasi hindi pwedeng madilim yung pagsalang noon. Yan, yan, yan. Okay na, sige, sige. Makita natin dito. Anong sukat niyan? Anong sukat niyan pag pinuputol? 12, ano bang sukat ng haba niyan? 12 inches yata yan, 12 inches. Yan. Okay, dandan, baka maputol yung kamay. Yan, ganyan lang po. Pinuputol. Na ang 12 inches ang haba. Ayan. 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 Pakita natin yung kung paano binibinding yan. Mag-bind ka ng mga kahit mga tatlong piraso. Oo. Ito, lipat tayo sa isang makina. Ang tawag po ng makina na yan ay isang power press. Mga dalawang piraso lang yun. Ayan. Apat. Makita natin. Okay, thank you. Ito na. Balik tayo ulit dito sa isang makina. Ayan. Ayan, ito na yung binending ating kanina. Ayan. O, sige, sige. Sasalong ulit. Isa lang. Muna isasara, ipapakita natin yung ano, molde. Kaya po nakagwantis siya dahil sobrang init yan. Pag nahawakan niyo po yan, check na malulusaw yung kamay niya. Yan, ganyan po yung tsura niya sa ilalim, sa loob. Yan, magkabilang molde. Ngayon, itatakip na natin yung pinto para magsara. Okay. Okay. Ayan na siya. Ano, 55 seconds yung 55 seconds bago maluto. Oh, ayan, ayan. Well, baka makapirate tayo sa ano, sa sound. Maghintay po tayo ng 55 seconds. Ang isang minuto 5 segundo. Ah, wala pa, wala pa isang minuto, no? So, ang tawag na itong makina na ito, yung injection machine, ano? Injection machine. Injection machine. Okay. Ayan po ang pangalan ng makina. Injection machine. Hintayin natin hanggang 55 seconds.
Ayan na po, bumukas na. Ayan na, ayan na. Okay. Ayan, nalitsura niya. Tingnan mo. Ayan, nakuha niya ng buo. Sobrang init yan, sobrang init. Ayan, ayan po. Ayan. Ngayon naman, well, ano bang tawag nung powder na ginagamit yan? Pinolic. Pinolic powder. Ayan. Asan ba? Asan ba? Tingnan natin, nandito sa embudo. Kasi ito yung dito siya papasok. Ayan po. Ayan. Ganyan po ang itsura ng pinolic powder. Pag yan po na tunaw na, hindi na po siya pwedeng ulit i-recycle. No, kasi maraming nagsasabi na sabi nila yung handle daw ng kaserola namin is plastic. Hindi po. Kasi kung plastic po yan, makadikit lang po yan sa apoy, malulusaw na. So, ito po yung pangalan ng kanyang materialis. Pinolic molding compound. Ayan na yan, ito na yung yari niya. No, sobrang init, oh. Ayan, kung titingnan mo, kala mo plastic. Pero kung ano, meron ka bang lighter dyan, Will? Meron. Ayan, para patunayan natin sa kanila na talagang hindi nasusunog to. Ayan, sobrang... Sobra, aray ko. Sobrang init talaga, sobrang init. Hindi, kahit na lighter lang para ano, kung saan. Well, ano nga pala, well, ang taas ng init ng molde. Gaano ba ka taas yung init ng molde niyan? Yung init niya? Oo. Ayan, yung heat ano? 160 to 156 centigrade. Ito yung kabilang molde ang 162 156. Bakit hindi magkapantay, Will, ang init niya? Kailangan doon sa pagka pinagpantay ko yan. Kung saan yung naiiwan dito? Kung saan yung mainit, doon siya maiiwan. Oh, doon sasama. Okay. So kailangan talaga mainit yung banda rito kasi ito yung pinakabuntot niya. Hindi maiwan. Yung buntot niya, hindi maiwan doon sa kabilang molde. Kasi kailangan mahugot ito ng malaglag yung buntot. Ang kaibahan ka mo sa molde ng plastic. Ang molde ng plastic, may tubig yung molde. Oh, ito wala. Ito wala. So ang tubig nito nasa barrel. Sa barrel lang. Oh. So habang nagluluto siya dyan sa molde, yung barena naman gumigiling siya dito sa barrel para sa pangalawa niyang pagluluto maiijik niya ng malambot papunta na sa molde. Ganun na. Parang ang gamit na guwantis ka mo, balat. Okay, kailangan dyan nakagwantis ka kasi sobrang init talaga. Hindi pwedeng ordinaryong guwantis. Oh. Ngayon, kung talagang plastic na yan, di sana ngayon pala, dahil mainit, dapat ngayon, malambot pa yan. Ayan. Okay, papakita natin sample. Tingnan natin kung talagang masusunog. Dil, yun lang malamig na lang, Will, kasi hindi mo mahawakan tong mainit.
Ganyan mo lang. Kahit ito lang, scrap lang, ha? Oh, yung scrap. Scrap mo lang, talaga. Yung plasing niya, yung pinaka-plasing. Oh, yan yung bonpot na yan. Ilayin mo lang, baka mamaya lumiyad tayo. Yan. Tinan mo nga, Will. Tinan mo kung nakikita ka. Nakikita. Boses talagang hindi nasusunog. Yan, gusto lang namin i-prove sa inyo na ang handle ng aming kaserola hindi po nasusunog. Yan. Okay na. Wala, walang nangyari. Yan, ganyan pa rin. Okay. So, ngayon naman, dadako na po tayo dun sa katawan ng kaserola. Doon na po. Pati ka, mayroon pa palang ano to. Kasi buo pa siya, no? Kailangan pa natin i-binding ulit ito. At saka ipitin yung palaparin, saka bubutasan kung paano ikakabit. Okay. Papakita namin ulit sa inyo kung paano. Ayan, dito na naman tayo sa pag-bibending. Ipapakita ko kasi kung paano binibending. Okay. Madilim. Pakita ko naman tayo kung paano pipit-pitin. Pala yung pambotas. Medyo madilim kasi naka-break time sila. So dito naman pipit-pitin ngayon para lumapad siya. So bubuksan natin ngayon. Okay, dito na lang. Ganito lang po. Simple. Ganito lang kasimple. Simple-tin natin. Kailangan sabay. Ngayon, dahil nakahawak ang kamay ko ng isang camera, paan na lang. Okay, ayan ah. Yan. Okay. Ano po. Yan ah. Nakahugis kasi rola na siya. Kung paano siya kakabit sa kaserola. Okay. Okay na natin. Ngayon naman, bubutasan natin ito. Yan. Layo-layo kasi ang mga makina nito kung saan nakalagay. Balik tayo dito. Balik. Dito po, bubutasan. Ayan po, bubutas na. Ayan. Ito yun. Ayan. Ano po ang handle ng kaserola. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo kung paano ginagawa itong katawan. Ayan. Kung paano siya ihuhubog ng ganitong itsura na style palayok. Ayan. Tapos pagkatapos nito ng katawan, papakita ko sa inyo kung paano nililinis, pinakitintad, kung paano lalagyan ng handle. At kung paano ginagawa yung sakit niya. Okay. Sa ngayon, dadako tayo doon sa katawan. Okay. Makikita ko sa inyo. Yan.
ito po yung materialis na gagamitin natin doon sa gagawin natin kaserola. Okay. Ngayon, doon natin siya isasalang sa makina na yon. So kailangan natin, bago natin isalang doon, kailangan lagyan natin ng mantika. Okay. Dito. Dito lalagyan natin ng mantika sa halip na mag lalagyan mo ng brush. Hindi na, kaya ipadadaan mo lang siya dyan. Yan. Meron na siyang mantika. Okay. Hindi na po siya doon masusugatan sa molde. Okay. Ngayon, dadako na tayo doon sa mismo makina. Ikot tayo, ikot, ikot. Yan. Dahil bihangin itong makina na to, kailangan natin magbukas ng compressor. Okay. Compressor. May hangin na, may hangin na, meron na. Okay. Indutin na natin. Yan, umiikot na yung flywheel niya. Magkakaroon mo na ng duelo para kanyang pagalawin. Ang tawag sa makinang ito ay mechanical press. Yan. Okay, pipindutin na natin. Yan, bababa na. Yan po. Yan po natin isasalang. Yan. Okay. Isasalang mo natin ito. Yan. Yan. Yan po. Paano natin ito mabuo ng kaserola kasi yan, hugis kaserola na yun. Tatanggalin natin ito kung paano natin gagawin ng kaserola. Okay, so sa ngayon wala pang mga espinero dahil wala pang oras, maghihintay tayo ng mga ilang minuto pa, mga 10 minutes pa bago tayo makapag-spin ulit. Okay. Yan. Ito na yung kung paano gagawin. Ito na. Dahil marumi siya, marumi, papakita ko naman sa inyo kung paano niya, paano ito pakikintabin. Okay. Thank you.
Ah, sandali lang, ma'am. May papakita lang ako. Ito yung ano, ito yung pinakabola niya, di ba? Oh. Yan, yan. Yan ang sikreto ng kung ano yung hugis niyan. Yan ang hugis niya ng kasirola. Kaya madali siya nabubunod. Okay. Ngayon naman, ipapakita natin kung paano siya. Kung paano pakikintabin. Dito. Yun! Sakto, sakto. Ayan. Bakit, ba't siya yung nakasalang? Paano natin makikita yung panloob? Paano natin yung panloob? Hindi, okay na. Sige lang, okay na. Meron ka na malinis na sa loob? Oo, oh, meron na yan. Yan, malinis na yan. Ito, nalinis na pala yung loob nito. Ayan. Malinis na yung loob. Pero ang linilinis na lang nila ngayon, yung labas. Ayan yan, ito yun. Ayan, sobrang kintab. Ayan. Nakikita ba? Kita? Tingin mo, tingin ka sa camera. Nakikita? Ano, yan yung pa. Yan. Ayan, nakikita. Ano? Oh, yan. Kaya yan yung ginagamit nila. Ano tawag ito? Ano, steel wool. Steel wool. Tapos, para sa steel wall, basahan. Basahan lang, oo, basahan. Oh, wala lang, ganyan lang. Ganyan lang kasimple, ginagawa kasi Rona. O, ngayon, palalag. Okay na, okay na. Okay na, tiwala na yung dog. Okay na. Ngayon naman, palalagyan na natin ito ng handle. E yung kanina na pinakita ko sa yung handle. Yan. Okay. Ako, wala pala nakasalang dyan. Isang piraso lang. Kahit anong size, basta kasi isa lang naman ang operation nito. Hindi na, huwag na. Hindi mo naman ako papakita, di ba? Oo. Ano po yan? Sa dito, harap. Harap eh. Oo, papakita yung mukha ko, ha? May dalawa tayo dyan. Ayan. Op. Tutukan natin. Sige. Ayan. Ganyan lang. Ganyan kasimple eh. Kung paano ginagawa yung kaserola ng wings. Ayan. Sabay mo na yung daliri mo diyan para ano, pag sinabay mo yung daliri mo diyan, mas kikita yung vlog natin. Viral. Ganyan katibay ang kaserola ng wings. Sa ibang kaserola kasi pinupukpok lang yan. Ah, pag hindi pa nila na-control yan, nababasag. Pero yan, naka-fix na yan, oh. Oh, yan. Siyempre, papakita natin yung mukha ng gumagawa kung paano, kung gaano kagwapo yan. Yan. Ngiti naman dyan. Yan. Nandito ba yung girlfriend mo? Asa na? Ayaw, tawagin natin sa Imas. Okay. Mayari na. Ito na yung kaserola ng wings. Yan. Okay, thank you. Ngayon, papakita na naman natin yung ano, kung paano ginagawa yung cover. Ah? Cover ng kaserola. Ayan, upo na lang tayo doon. Ayan. Ito na. Ayan, kung paano ginagawa yung takip ng kaserola. Wala yan. Meron.
ito lang. Ganito lang kasimple. Oh, tingnan mo yung ulo. Yung ulo ng kaserola. Yan, kung paano ginagawa yan. Okay. Ngayon, palilinis natin. Pakikintabi natin kung paano kikintab ito. Ah. Ano ba nakasalam? Yan na yan? Yan. O yan, sakto. Okay. Okay na yan, okay na yan. Okay lang, okay lang. Simple. Yan. Aluminum na parang stainless. So, yung loob nito, malinis na, no? Okay na to. Okay na yan. Okay, ito. Ito, yung marinis yan. So, okay na. Nabuo na natin. Kita na natin ang buo yung kaserola. Patok na radio. Patok na. Oh, hi ka naman dyan. Naka-vlog yan, naka-vlog. Ay! Magsalita ka! Magsalita ka! Ayaw magsalita ni Roy! Ayan. Ito na po. Ito na yung mga finish product ng aming kaserola. Yan. Nasaan ba yung kahon yan? Nakakahon na ba? Ano lang yun? Single lang yun eh. Ayun o. 10 pieces. Ah, 10 pieces. Okay. Ayun, set ng, yan yung 10 pieces. Ito yung set ng 10 pieces. Magkano itong 5 piraso? Ang isa? Oo. Ito, 275. Ito, 210. Ito, 165. Ito, 150. Ayan, ang cute, no? Ang cute. Ayan, ito po yung tatak ng kaserola na kailangan yung bilihin. Kapagkat ito yung napakatibay. Ayan. Ayan, yan. Hi, sino naman kayo? Hi. Yan. Sino ang pangalan nito? Si Lala. Yan, si Lala po yan. Yan, siya po ang taga-set. No? Hello.